Yan, good morning guys. Dito tayo sa may Bulalakaw. So may lakad kami. Tawid dagat. So mga kasama ko, mga kasimbahan namin, meron kaming layunin doon sa Panay Island. So hindi ako nakapag-vlog kanina kasi madaling araw kami nag-take off. Nagpa-breakfast dito si Kuya Naji, yung isang kasama namin sa simbahan. So sabay-sabay kami dito kami sa Bulalakaw, tatawid ng ferry. So tara, mag-shout na lang muna. Yan mga motor namin, motor ni Paulo, ni Major, akin, ni Jungjong, kay Bandol, kay Kuya Naji. Hindi, video lang ako. Tsaka kay J-Man. Alright. Nandito kami sa Katiklan. And pagbaba namin ng Katiklan, nag-travel ulit kami. Land travel from Katiklan to ano lang kami, to Antique. Tapos stay over kami sa ano muna, sa Tibiao, Antique. And then light snack dun sa kaibigan natin na kasama natin sa Culinaria. Ayan, papa-snack sila. And then diretso kami ng Pandanan Core. Yes. Ayan. Tapos from there, ayan, update na lang namin kayo ulit mamaya kung saan na kami. Shoutout. Shoutout nga pala sa mga hindi nakasama. Sama kayo sa North. Yan, dito na kami sa may Port of Bulalakaw. Dito kami sasakay ng ferry papuntang Katiklan Port. So, sinacheck nila yung mga vaccination card, ORCR ng motor, tsaka yung S-Pass, yun ang pinakamahalaga. Kasi doon nakasalalay ang pag-travel namin. So, yan, checking muna tayo. So, yan guys, yan kami. Pakita lang namin yung mga motor na mga kasama. Bali, 13 kami na motor. Tapos 18 na tao. So marami-rami rin at maganda to. Enjoy yung ano. Yan, pasakay na kami ng barko sa Bulalakaw. Ang sakyan namin ay sa Bascat papuntang Katiklan Port. So itatravel ay sasakay namin yung mga motor namin. Bayaroro. Yes, maganda. Tinatalian nila yung mga motor para hindi tumba or nagkaroon ng galos. Saka mabait ang mga crew nila. Mabilis pa. Okay, let's go! Basta na, boy. Pasahin mo baga. Mag-comment din dyan. Peke ako na hiling sa hinahanap pa ko po. Ano kayo po siya? Hindi na tawag. Pag-upo ko. Sorry po. Kala ko ba? Bawa. Ano tawag baya doon? Bumalik pa. Asawa na pala. Ano po yun eh? Boracay Port. Katiklan Port pala. Yan, dito na kami sa Katiklan Port. Sabi ni Ate Desa, mag-stop pa daw muna kami sa labas. At naganda daw ng magkain yung pinsan niya. Yan. Yan kami. Yan, kumakain. At yan kaming lahat. Namin sa Tibiao. Guys, get one in pass. Outpost. Get one in pass. Outpost ba to? Outpost pa. Yan, site visit muna kami dito sa Tibiao para sa next project ng working professionals. Kasi kailangan ma-validate kung ano yung mga papatayuan ng simbahan or i-repair or i-gagawin ni rehabilitate ng simbahan. So, yan, meeting yung aming president, si Christian Pagasian, tsaka si Kuya Naji Narciso, tapos si Major Todd, tapos si Captain. Yan, dito kami sa Pandanan Core. Kararating namin mga pagod. Dito kami matutulog at magpapalipas ng gabi.
Mahaba-habang biyahe na naman. Mahinit na naman sa Puwet. Yan, may meeting kami dito sa DJ Cloud, so hit up namin yung mga members namin from Yan, from Antique. Yan, anyayahan tayong mag-testimony. Panoodin nyo lang, maikli lang naman to. Dati, lalo-lalo po yung tanong magkasama. So, napaka-bless po ako, taga ko na rin, nandito na rin ako. Riser din po ako. So, ito pong panayon ay talagang matagal ko na pinapanalangin. Sa club ko po ay hindi ako kinala kasi iba rin kasi yung layunin eh. Katulad ko sinabi ni Sir Paulo, ride lang, pagod lang, enjoyment lang. Pero yung ginawa ko namin o yung ginagawa natin ngayon na mayroong mga fellowship, iba po yung kasama mo yung Panginoon sa pagmumotor. Doon talagang mayroong pagod na ganyan. Pero sinabi ni Chris kagabi doon sa fellowship namin sa Bandana na parang hindi ko kayo nakikitaan ng pagod. Totoo po yun. Pagkatapos po ng fellowship namin, kasi po, pagdating pa lang po namin, sobrang dami pong pagkain. Yung pagpapala po kahapon, hindi ko po talagang kinayawan ko yung iba. Hinihingi ako pa ng sabaw, bakit sa upo pa yun. Talagang wala po talaga, mayroon pa yun po ang pagkain dumarating. So, stop over namin, kakain na naman. Parang pag yung kami po nag-ride dati sa club ko, send po kami ng kainan, siyempre gastos po lahat yan. Pero paganda ko dito, yung iba po namin mga member na yung mga kamag-anak dito, ay talagang napaka-willing po at very accommodating po yung ginawa sa amin kahapon. Na talaga ang pagkain ay umaapaw. Tsaka yung kanila pong kabaitan, hindi po matatawaran. Tsaka yung pagpapakilala po sa amin din, yung mga kasamahan natin, ay hindi po ibang intention, kundi kasama natin ang Panginoon. So, sa journey namin ngayon, malayunin pang-iuti namin, itong ginagawa namin na pagpapaliwanag sa WAPAI, Working and Professional Incorporated, ay tunay pong napakaganda at talagang iba po gumamit ng tao ng Panginoon. So ako po ay hindi masyadong in dati sa simbahan. Hindi ko po alam kung paano yung ginawa niyang way o gumamit siya ng tao o gumamit siya ng mga pangyayari para, uy, sobrang anak. Tama na yan. Dito ka naman sa akin. Yun lang po yung may ano ko. Kasi ito, malapo na rin po yung mata ko eh. Patay ko lang. Malayo-layo itong Iloilo to. Si Balom to Iloilo. Medyo malayo itong biyahe namin na ito. Sakit na mainit. Sakwit. Pero okay lang kasi maganda naman yung company na sama-sama. For the glory of God naman yung ginagawa natin. So, let's go! Bangkan mo kasi. Ha? Ang sakit na po.
Sige. Diba paano sa inyo na? Ha? Ay, saan? Ano? Ha? Maganda na ang daan dito. Ha, maganda na yun dyan. Wala lang galan. Kailan ilan na lang, pero pwede na yan. Pangkingin mo na. Ayan guys, ang adventure natin ngayon ay nandito tayo sa La Paz Core, sa simbahan namin, sa Salvation Army. So, dito kami natulog kagabi from Patnongon sa Iloilo. Ay, Iloilo, Antique pala, Patnongon. Bali, gabi na kami dumating dito. So, dito kami nagbalipas ng gabi. Tapos kanina, nagplano kami papuntang Guimaras. So, hindi kami pinayagan dun sa port kasi sobrang dami daw namin. Kahit may contact kami na teacher, na doktor dun sa Guimaras na kamag-anak nung isang member namin sa working professional, ay hindi pa rin kami pinahintulutan. So, sila na lang daw yung bumaba dito. Tatawid sila ng from Guimaras to La Paz. Iti-treat daw kami for lunch. So, yan. Yung kaninang footage namin doon sa pier ay medyo talagang mahigpit sila. So yan, inaantay lang namin si Doktora ay ititreat daw kami. So yan, watch out na lang. Mamaya na lang sa kainan. So after kain, sipat na kami pa uwi. Ito nga pala yung itsura ng La Paz Core sa Iloilo. So yan yung mga kami, mga picture kami na sa La Paz. Tapos ito na yung lunch namin, pa-lunch ni Doctor and Doctora Bunyo ng Guimaras. Yan, sobrang hospitable nito. So yan, overall naman, yung adventure natin noong nakaraang araw ay sobrang ganda. Tsaka sobrang challenging, tsaka napaka-fulfilling. Kasi hindi lang tayo basta nag-motor, hindi lang tayo basta nag-enjoy. Nakalapit din tayo at ang lakad natin ay tungkol sa glory ni Lord. So, yung mission namin na yun ay sobrang successful kasi sobrang overwhelming yung pagtanggap sa amin ng mga tao doon sa Panay. At marami rin naman kaming nahikayat na maging member ng ating asosasyon sa working professionals. At napaka bait din ng mga CEO doon, mga core officer na pinuntahan namin kasi bukas palad silang pinatuloy kami sa kanilang kuwerpo at doon kami pinatulog. So yan muna, as of now, very soon mag-anap ulit tayo ng ibang adventure. So shout out muna sa mga lalo na sa kay Doktora and Doktor Bunyo na Guimaras, tapos yung iba namin na mga napuntahan doon, sila Major Joel and Susan Sinisiro ng Core, La Paz Core, Iloilo. So, shout out po sa inyo. So, sila yung core officer ng La Paz Core, Iloilo. Tapos kay Lieutenant House sa Pandanan Core, sila naman doon. So, ang gandang experience. So, looking forward kami sa North naman. Yan, shoutout nga pala sa asawa ko, si Mama Kat, kasi sinuportahan niya yung adventure natin itong Panay Loop. Tapos sila Aileen, sila Bandol, si Paolo, si Paula, yung team na Sukob, sila Kuya Naji, si Tidesa, tapos yung ibang kasamahan natin dyan, si Tito Bobby. Talagang nakakatuwa rin kasama talaga yung mga yan. Kaya sana mapanood din nila itong vlog natin. At hanggang dito muna natin tatapusin yung vlog natin na to. So, watch out, watch out na lang sa susunod.